Grabe, pagising ko ganito na nangyari. So inukit ko na talaga ang tok-tok dito sa Switzerland. Ayan po. So ang iniisip ko, wala, hindi ako makapag-isip, sobrang maaga kasi dito. So ayan lang, ang ibig kong sabihin, mga nakarang araw, okay na sana ang panahon eh. Maaliwalas, kaya nga ako at ng asawa ko ay gumagala na. Pero ito, buong magdamag pala ay umulan na naman ng snow. Ayan. So makita niyo uli doon sa Kaburulan. Maputi na naman siya. Mga bubong ng bahay dito, mapuputi na. Pero pilit na lumalaban si Haring Araw. Yan ang gusto ko kay Haring Araw eh. Tinutulungan niya ako maging komportable dito. Kasi nung una, tuwang-tuwa ako na mag-snowing rito. Pero pag madalas-madalas na, di ba? Pag lagi mo nang ginagawa, sasawa ka rin, di ba? Kahit yung ano. So, ayan po. Pumuputi na naman ang mga bubong ng mga bahay rito. So, pakita ko sa inyo ha, yung si Haring Araw. Ayan. Araw, tulungan mo ako. Yan siya, lumalaban siya. Okay. So, sa mga hindi pa, yung mga gusto makaranas ng ano, snowing, sabi ko sa inyo, sa umpisa lang yan. Pag madalas, sasabihin nyo rin, uwi na ako sa tropical country, like in the Philippines. So, tingnan natin sa baba. Pero ano nga ngayon eh, alalay pa siya eh. Unlike before na talagang wala kang madaanan na walang bloke ng ice. Pero ngayon, mga ganun pa lang. Sana hindi na ito madagdagan. Okay. So, lilipat tayo doon sa kabilang side ng palasyo namin. Ayan o. Oh. Oosh! Ang lamig, ang lamig. Ayan, nagagalit siya sa akin. Pag ikinukwento ko sa inyo yung ano, yung snow, nagagalit siya sa akin. Ayan o. Nakita nyo yung mga naglili parang white na ano, flakes niya. Diba? Yata nakikita masyado eh. Yan, doon na lang sa baba para makita nyo. Yan mga yan. Okay. Nakikita nyo ba? Yan, mga giniparan na yan. Pasok muna ako ha. Hello! Ayan, dito ako sa harap ng bahay naman ngayon. Okay, kikita nyo pa rin si Tok Tok nandito sa ice ngayon. Alright, so papakita ko uli sa inyo yung magandang puting-puti dyan. Okay. Kung summer ngayon sa inyo, PM nyo lang ako kung gusto nyo ng ice. Free po ito. Pinong-pino. As in, wala ka talagang mararamdaman na parang bato-bato pag kinain mo yung ano mo, halo-halo. So order na po kayo ng ice, kahit ilang truck ng ice, papadeliver ko dyan sa inyo. Yan. So balik tayo sa malamig. Okay. I hope na bago mag gabi mamaya ay matapos na itong ano, snowing. Doon po kanila. So, the other side ng palace namin. Ayan. So, baba natin. Tingnan natin sa baba. Oh, pati train. Nakikita ko ang train dito. Ah,
makikita niyo yung rock doon sa Burol. Sa Burol, makikita niyo yung mayroong red na flag yan ng Switzerland. Doon sa rock na yan. Madalas kami ng asawa ko magpunta roon. Malayo yan mula dito sa bahay namin. Siguro mga halos 2 oras mo yan lalakarin bago marating mo yung rock nito na may plug. Minsan nagdrama na rin ako doon. So yun lang. Enjoy! The other side ng aming palasyo. Oh, ayun, may ibon ito. Ayun, buhay na dyan. Alam ko, hindi ko makita sa baka ng araw. Asa mo yung tuktok? Hindi ko makita yung ibon. Hindi ko makita kasi yung ano ko. Oh. Baka malaglag camera ko. Kita ko ba si ibon? Hindi. Naririnig niyo ba? Alright. Hindi ko ata makita. Sana nakikita niyo si ibon. Ibon, nasaan ka? Okay. So, yun. Buti naman, sumikat na si araw. Ayan, yung kaibigan ko tumatawag pala. Nalilibang ako rito. So, the other side naman din. So, thank you mga kaibigan. Enjoy lang ang buhay. Ganun talaga ang buhay natin. Maraming challenges, pero there's hope. As long as you have faith in God, everything will be alright. So, yun. Medyo nunuhod lang tayo dito banda. Gusto ko makita yung ibon. Saan ka ba? Burns. Bye bye! Don't forget to subscribe my channel, Pinoy Review Switzerland. Ayan. Last. There you go.